kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa kagustuhang mapiga ng Kongreso si VP Sara Duterte patungkol sa kung saan napunta ang 2022 Confidential Fund, ay patuloy pa rin nila itong sinusubukang mapakanta. Pero palagi naman silang walang magawa kapag umasta na si VP Sara at pinapalaga ng gusto nilang mangyari. Tinapyasan na nila ang budget ng OVP para sa 2025, pero gusto pa rin talaga nilang malaman kung nasaan nalusta ang confidential fund. Sa pangalawang beses na pagdalo ng Vice Presidente sa House Panel Hearing ng Kongreso, ay umpisa pa lang ay hindi na nakaimik ang Kongreso nang magmatigas ang Vice Presidente na hindi manumpa bilang resource person dahil kwinestyon ito ang sariling roles ng Kongreso. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable yes. Vice President. When you President. Sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation? Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang inuot. Sabi niyo po, ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po? Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po, lahat po ino-out po. Yes, apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses, nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na... Lahat po considered as resource person pa naman po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po 'yun eh. Yung term lang po 'yun eh, pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po kayo, nakalagay witness dito. Witness din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun pong rules in aid of legislation. Walang nagawa ang Kongreso kundi ang ituloy ang hearing kahit na hindi nila kayang mapasumpa ang Vice Presidente sa kanilang hearing. But we will proceed to the oath-taking if the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. In the meantime, Comsec, please proceed with the oath-taking of the other witnesses. To all the other witnesses and or resource persons, please stand up and raise your right hand, inviting the DBM, the COA, and other staff from the Office of the Vice President, Your Honor. Okay. Please, your right hand. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. The oath has been administered, Your Honor. Nang binigyan na nila ng pagkakataon na magbigay ng mensahe ang BCI, dito na sila mas lalong nadurog pa nang direkta nitong sinabi kung ano sa tingin niya ang balak ng Kongreso kung bakit ginagawa nila sa kanya ito. Before we proceed to the interpellation proper, the chair will recognize the Honorable Vice President for her message. Yes, ma'am. You are recognized, ma'am. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say
that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privilege speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I have chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntirya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon, at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people, no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry
for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Nagawa pa ng Vice Presidente na hingin sa Kongreso na itigil na ang hearing, pero hindi nila pinagbigyan ito. The committee cannot rule on that because the committee already took cognizance of this privileged speech. Iginiit ni Congressman Joel Chua kung bakit mahalaga ang pag-tackle sa isyong confidential fund at sinimula ng pagsalitain ng isa sa matinding kritiko ng VP noon pa man na si Franz Castro dahil sa hindi nakapanumpa ang Vice Presidente rason para hindi ito matanong ng kongresista kung kaya't sa COA na lang ito nagtatanong. The issue on confidential fund is a matter of public interest. Lahat po tayo ay interesado, hindi lamang po tayo, yung publiko po, interesado kung paano po ito nagamit. Kaya yun po ang dahilan why this committee has jurisdiction over the subject matter. Ginigit natin dito na ang tradisyon ay tradisyon. Pero una sa lahat, kung ang tradisyon ay bumabangga sa interes ng mga mamamayan, sa interes ng publiko at accountability ng mga public officials at saka pagiging transparent ng lahat ng ating mga ginagawa, lalong-lalo na po sa kaperahan o lalong-lalo po sa budget or whatever na pinagkatiwala po ng taong bayan sa atin, ay kailangan po yun yung nauna. Okay, so dahil hindi naman po nag-oath yung Vice President, Mr. Chair, ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. Okay, so inaasahan natin no, na magsasabi kayo ng totoo. So yung first question ko po sa DBM, yung pong, by the way, ay manifest second round kung matatapos ko na yung 5 minutes, Mr. Chair. Sige po. Yes. Okay. So, nung 2022 po na budget ng Office of the Vice President sa DBM, Mr. Chair, meron po ba ditong nakalagay na line item for confidential funds? Please address the chair. Mr. When Chair, answering. Mr. Chair. Sorry, Mr. Chair. Yeah. Sa DBM po, please, you are... Yusek Toledo, you are recognized. Yeah, Mr. Chair, yes, there is no line item for confidential fund, but there is a program that it in item under that program po na ginagamit po yung confidential fund po. I'm not satisfied with the answer. Ang tinatanong ko lang po, meron bang line item doon sa budget ng Office of the President na confidential fund? Meron po bang line item po? Yes or no? There is no, Madam yes. Chair. But Mr. Chair. Okay. How about noong 2023? Budget of the Office of the Vice President. Is there a line on about confidential funds? There is, Madam Mr. Chair, there is a line item for magkano po, Mr. Chair, yung confidential funds of the Office of the Vice President for 2023? 500 million, Mr. Chair. Okay, you're correct. Sa huli ay nagpaalam ang Vice Presidente na aalis na sa hearing at dahil sa hindi ito nakapanumpa kung kaya't walang nagawa ang mga kongresista, iniwan silang nakanganga ni VP Sara. Mr. Chair, may I request... The Honorable Vice President is recognized. Thank you. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-out and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Thank you. Thank you po, Thank you, everyone. Good morning.
1 minute suspensions declared by the chair. Halatang may takot talaga ang mga kongresista kay VP Sara. Rason kung bakit hindi nila magawang makumpronta ito ng harap-harapan at igiit ang kanilang gusto pareha sa mga ginagawa nila sa ibang mga personalidad na kanilang iniimbita sa Kongreso. Sa takbo ng politika dito sa atin sa Pilipinas ay siguradong may kalalagyan ang kung sinumang mga politikong kumakalaban ngayon sa binabanata nilang vice-presidente sa oras na manalo ito sa 2028 presidential election. Pangit man sabihin pero ganun talaga ang politika sa Pilipinas. Weather lang. Ikaw, may tiwala ka pa ba sa takbo ng politika sa ating bansa? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.